Diyan pala kayo. Kamusta na mga tropa? Mga kabisik, aking mga kapadyak. Bago po tayo magsimula sa araw na ito, magsa-shoutout muli si The Black Retriever. Shoutout sa aking mga kaibigan at mga taga-subaybay na si Joe Apostol, Ednil Capistrano, Dre Lorenzo, siyempre sa aking may bahay na si Anita Castillo, Neil Andre Castillo, at sa aking isang anak na si Ria Gayadan Castillo. Okay? Naging sa aking apo na si Bembe. Hi sa inyo, kamusta niyo kayo lahat dyan? Alright! Namiss diba ako? Hindi pa ako si Kaketchup. Hindi pa ako si Kaketchup. Ako po si The Black Retriever, ang inyong abang lingkod. Magbabike check po tayo sa araw na ito. Samahan niyo po ako. Ang isang MTB na bus special. Masyadong special sa akin. Tara! Mag-a na! Mag-a Kasipa, mga kabisig, ito naman po ang isusunod nating iba bike check. Comparison po natin sa inuna nating i-bike check na si Pinewood. Tignan naman natin ang spec ng bisikletang ito, no? So, ano yung pagkakaiba ni Pinewood kay Tosic? Yan, ito po si Tosic. Yan po yung Legacy. Okay. Ang kulay po niya, green. Ang kanyang top tube, sa kanya pong down tube po, nakikita niyo po na meron siyang battle cage holder o yung mount na tinatawag niya. So ang size po niya is 27.5, size 15.5, so small lang po ito, no? So kung mapapansin niyo po ang kanyang top tube, meron din po siyang hard railings, no? So medyo pantalunan na to, no? Katulad din siya ni Pinewood. So 6061 alloy material yung aluminum na ginamit sa kanya. Yan po. Nakikita niyo po naka internal cabling din as well si Tosic Legacy, both side po. So diyan po binapasok yung brake natin, ano? Okay, mga kabisig, mga kapadyak, sa kanya na mga head tube, no? Yan, may tatak po siya. Ito po yung logo ni Tosic. So tapered po siya. Naka-tapered siya, no? Okay. Okay, dito naman po tayo sa kanyang RD, mga kabisig, mga kapadyak, no? O, gawa po siya ni Senza. Senza, naka-12 siya. 12 ang kanyang RD, siyempre ang kanyang okay, ito po yung kanyang cog, so yung sprocket naka 11 by 50 po siya, no? 12 speed. Okay, ang kanya naman pong hubs, no? Yan po, Solon. So, yan po ang kinabit ni Tosic Legacy, Solon. So, naka cassette type na po siya, 12 speed. Ang kanya na pong chain, no? Naka stainless po siya, na pan 12 speed as well. YBN. Yan po mga kabisig, naka YBN po siya na kanyang chain. Okay? Naka buy one po siya na chain ring. Ang BCD po niya is 104, 34 teeth. Okay? Gawa po ni Ragusa ang kanyang crank, no?
So ang size ng crank arms niya is 170. Ayan po, 170 po ang kanyang crank arms. O, naka-seal bearing na po siya at 1x. Okay, yan po ang kanyang RD cogs at hubs. Okay, sa kanyang cockpit naman mga kabisig, no? Ang kanya pong handlebar is straight bar, is made by Tosic, 31.8mm. Okay, ayan po ang kaibahan niya. Kaibahan po ni Tosic Legacy kay Pinewood, no? So, ang kanya pong handlebar, nakbakal pa po siya, steel, no? So, naka-alloy po kasi si Pinewood. So, ang kanya naman pong stem is 70, ang size. Ayan po, mga kabisik, naka-ano naman po siya, no? Alloy na po, alloy na pong kanya. Okay? Sa kanya naman brake, naka-hydraulic siya. Simers. Gawa po ni Simers ang kanyang hydraulic brake. At ang kanyang, okay, sa kanyang shifter naman po, Sensei po, no? Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, naka RX-12 siya na sensor. Okay? Okay, sa kanyang handle grip, naka rubber po siya. So, ito po ay gawa rin ni Tosic, no? Gawa ni Tosic. Okay, puntahan naman po natin ang kanyang fork. Ang fork niya, siyempre gawa po, naka decals po, isang alloy 6061 po yan, kasi coil type po siya, kaya kumakapit ang magneto, no? May bakal po sa loob, no? Pero alloy po ang kanyang katawan, 6061 by Tosic. Naka lockout na po siya, lockout, yan po, coil type. Okay, naka quick release po siya. Okay, ang kanya pong caliper is gawa ni Simers, hydraulic, mineral oil. Ang kanyang rotors po ay 160 both side. Both side po, ang kanyang rear at ang kanyang front. Naka Simers siya, 160 ang kanyang rotors. Same po ang kanyang axle, is a quick release both side, front and rear. Okay mga kapadyak, no, ang kanya naman pong saddle is made by Tosic as well. Okay. Ang kanya pong seat post clamp is alloy material. Yan, naka quick release siya. Okay, pwedeng mahiram ng kahit na sino, no, hindi madamot ang magmamay-ari nito. Okay, pati ang kanyang seat post, no, ang seat post is an alloy material, 6061 as well. Alright? So, puntahan naman po natin ang kanyang tires and rims. Okay, si Tosic Legacy po ay gumamit ng compass size 27.5 by 2.10. Okay, naka-gumball na po siya o skin wolf, anuman gusto nyong tawag yan. At ito po yung 2.10 niya, yung kapal po ng kanyang gulong. Okay? Okay, dito naman po tayo sa kanyang rims, no? Isang alloy material as well. Yan, alloy material. Naka 36 holes po siya, no? 36 holes. Yan po ang kanyang rims. Okay? Puntahan naman po natin ang kanyang pedals. Naglagay po siya ng ordinary pedals. Bahala na po kayo kung gusto nyo pong magpalit ng pedals, mag-upgrade, no? So, kung mapera kayo at yayamanin, mag-upgrade na lang kayo. Pero, napakaganda po ng batalya o ng frame ni Legacy, no? So, ayan po ang pagkakaiba ni Legacy Tosic kay Pinewood Patrol. So, sana po nagustuhan nyo po ang video na ito. Kung may comment po kayo sa aking napitikan sa araw na ito, paki-comment lang po sa comment box. At yun nga po mga kabisig, mga kapidal, no, kapadyak. So yan po si ating Tosic Legacy. Last time po kasi binacheck po natin si
Patrol, si Pinewood Patrol. So yung difference ng dalawang yan, yung isa kasi naka-jore po siya, no? So sana po ay nagustuhan niyo po ang aking video na ito. So kung bago lang po kayo, don't forget to subscribe, click the button bell for notification para lagi po tayong updated sa lahat ng aking mga video na ginagawa. Mag-like, share, at comment po tayo. Share life po palagi, ride safe, keep safe. I love you and goodbye. Once again, this is the Black Red River. I'm not.